Ating pong tungayan, ang magkapatid na ito, sa kadahilanang sila daw po ay nawawala sa tamang katinuan. Sila po ba ay biktima ng depresyon? Atin pong alamin at panoorin ang kanilang kwento at kwento ni nanay. At bago po yan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, Starak CB, at ang ating ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang. Mag-uulis sa anak ko kung bakit ayaw paglalabas ng kwarto. Bakit? Minsan nagsasalita na kung ano-ano mong gawin. Siguro sa module, minsan nag-iisipan niya mag-las-las. Pag ano ng puso niya, nakikita ko. Ano may update? Nagpupulong sa kwarto. Yan ang problema ko po. Bakit siya maglalas-las? Kung ano-ano nga, ano na ng problema tungkol sa pag-aral, hindi natutupad yung mga pangarap niya. Gusto man makita ang ama niya, ayaw naman. Ayaw tanggapi. Nasaan yung tatay niya? Wala naman po kaming kuninta. Makakausap lang namin yung kung pupunta ako sa kapatid niya sa Camarinesor. Yung mga ama niya? Oo, yung mga tiyuhin niya makukontak sa Sur. Sa Sur. Kasi nagtira kami doon. Kailan pa sila hindi nila nakita? Kailan pa? 2 years old po. Tapos 1 yung dalawa kasi magkasunod. Tapos nasundan po yung makita, siguro mga 13 years old or 12. Tapos ngayon, gusto na makita, sabi ko, wala man pira, hindi man tayo tinutulungan, tapos mapagtapat, ayaw. Sila makausap? Ayaw nila, gusto ko sila, ayaw nilang kan? Gusto ko sila makausap? Try niyo po. Na, pag nalabas, napasok na, punta sa isang kwarto, sa sarado. Try ko na lang po. Buksan mo daw. Sige, mamaya. Mamaya natin kausapin. Yun yung problem. Ang ipin. Tapos, ako ang sanay, bali, gusto niya maglaslas. Oo, na, ano yun dyan? Naglaslas po siya. Nagbilit yung pag nakikita ko. Bakit siya gusto niyang maglaslas? Kung ano-ano kung napasok sa utak mo, minsan, yung mga pangarap niya, hindi natutugpan. Sabi niya, Malabrigyo siya, ano mo sir? Bakit siya nakakulong lagi? Ano ba yung mga nagiging problema niya? Alam sa kanya, gawangin siguro. Yung mga pangarap niya, hindi niya matupad? Hindi niya matupad. Ganun ba? Isa pa, ano, gusto niya lang siya magpunta sa ama niya, hindi naman tinatanggap. Sabi ko, ganito na nga, gimbala ka nga na nandito mo, o sinabihan ka na kung ano-ano. O, ibig sabihin, lalo na nag-ano yung utak niya, nakarinig siya ng hindi maganda. Kay tito niya? Oo. Nakiusap niya, Tito Danky, pwede ba akong makiano dyan? Kasi dyan naman natatira ang papa ko, pwede ba akong makadala o makakaano man ako? Oo. Anong sabi ng tito niya? Anak ko nga, natunay kong anak, hindi ko tinanggap. Ikaw pa lugod, ikaw pa tuloy, hindi ko kaano-ano. Bit lang ah. Anong pangalan mo, boy? Boy? Nirigil po yan. Boy? Ano pangalan mo? Segundo na siya noong October. Uy. Ano pangalan mo? Tabangan mo si mama mo, ta si mama mo na may problema sa iyo. Si mama mo nadidepress na at laging iniisip ka. Yan, umiyak si mama mo dahil mahal ka ni mama mo. Ano pangalan ng papa niya? Ano pangalan? Terso Pasit. Terso Pasit, kung nakikinig ka man ngayon, si itong anak mo, nadidepress na. Gusto ko niyang makita. Pakailam din yun. Kung di ba ang pasok mo? At least ma... Gusto nang makita, silang dalawa ko. Gusto nga makita. Kaya lang ang pera, ang budget niya. Nasaan pa kasi yung tatay nito? Nasaan yung tatay? Hindi ko man maintindihan kasi di ba ang nakatira naman sa kapatid niya. Tigblak man siya. Kinukontak tigblak siya. Kung nakikipag-usap na maayos, tigblak. Nasaan ba yung tatay niya? Nakikita na lang doon sa ano kapatid niya nga. Sa Tansa. Tansa, Cavite. Medyo malayo. Malayo po. Di ba siya makagawa ng paraan para pasyalan niya yung mga anak niya? Kamara yung utak niya, isunod-sunuran din sa kapatid. Kaya pag
pag sinunod niya yan, parang siya mawawala ng tirahan. Ano, hindi na siya tatanggapin kung saan siya ano. Hindi, may tira naman. Bakit di siya tumira dito? Ganun po, pasok ko na dito. Sila pa sa kapatid. Yan dito yung mga anak. Bakit? Wala po, yung kapatid niya po ang masusunod talaga. Kahit na may mga sinuran. Kahit na may mga anak siya, kapatid pa rin ba ang masusunod dahil po, mga anak niya? Ang utak noon, sinusunuran po siya kapatid, kaya walang nagagawa. Ito yung anak niya, nadidepress na, oh. Ayun na mag-aral. Kahit malang sana sila ang magdalaw doon. Wala. Bakit ka nadidepress? Ano yung iniisip mo lagi? Ha? Para matulungan ka namin. Bakit ka nadidepress? Ano bang mga iniisip mo? Ha? Nakakataram ka? Nakapusita ka? Tanggalin mo yung kamay mo sa mukha mo. Para makita yung mukha mo. Maganda ka naman eh. Huwag mo tagpalin yung mukha mo na yun para makita ka. Hindi na. Huwag mo tagpalin. Maraming tutulong sa'yo, Ning. Kung ano ang problema mo, sabihin mo na, Ning. Sige na. Kung ano ang problema mo sa iyong pag-aaral, wala kang ama, nanay mo lang bubuhay sa inyo, sabihin mo kung ano yung katotohanan para may mga makatulong, may mga taong gawing instrumento ni Lord para matulungan kayo. Opo, tama po yan. Tama po si Kalinga Palan. Para matulungan ka kasi kawawa yung mama mo. Nare-depress ka na. Kasi kung luluubin nyo na palagi lahat ng problema ninyo, wala mangyayari po kayo po magdurusan yan. Tsaka, ibahagi. Bakit? Marami kang iniisip? Marami ka bang iniisip? Hindi po. Ah, bakit ka nare-depress? Bakit gusto mong maglaslas? Ikaw ba yun? Hindi po. Sino yung maglalaslas? Si kuya mo? Hindi po. Bakit maglalaslas si kuya mo? Hindi nyo ba alam pag ginawa nyo yun, mas kasalanan sa Diyos? At mamamplema si mama mo. Huwag nyo gagawin na maglaslas kayo. Kasi unang-una, hindi ma-resolve ang problema pag gumawa po kayo ng ganun. Ngayon, ang kawawa yung mama mo. Yung mama mo umiiyak na kanina. Dito ko na eh. Tabi ka na kayo. Kita mo, maganda ka naman. Maganda ka. At ilang taon ka na? 15. Tumawag ka sa Panginoon lagi. Natulungan kayo. Na mawala yung mga iniisip mo. Alam nyo, panalangin lang ang kailangan dyan para mawala yan. Ang gusto. Lahat ng problema. Nag-aaral po ba siya? Sa atin ni Lord, may solusyon niya. Iwasan mo yung cellphone. Kasi isa yan sa mga nakaka-distract sa pag-aaral. Huwag ka munang magsiselfone masyado kasi iyan yung makakasakit sa ulo mo. Lalo ka mag-iisip, lalo ka madidepress. Si kuya mo, tingnan mo, depress na, sobrang pag-iisip. Isipin nyo yung mama nyo kasi kawawa, wala na kayong papa. Yung papa nyo nasa Manila, hindi kayo inuwi. Ilang taon na kayo hindi inuwi ng papa nito? Pag sila tumatawa. May bumubulong ba sa'yo? Ba't mo tinatakpan yung mukha mo? May kuwang ka ba? May kuwang ka ba sa mukha? May sugat ka ba? Sugat pa yung ngipin mo? 15 years old na siya, no? Nay? Mahina kaya sa pagbasa din yun. Kuya mo ako. Ako yung kuya mong nawawala. Kaya huwag kang mag-isip para di ka ma-depress. Diba? Bro? Magdasal ka lagi para mawala yung mga masasamang pumapasok sa isip nyo. Diba po, Nay? Bakit ka na inaluluha, Nay? Bakit ka umiyak, Nay? Siyempre po, hirap na nahihirapan ako sa kalagayan nila. Sa kalagayan nila na hindi sila naglalabas. Depressed na po sila, Nay? Oo. Naiyak po kayo, Nay? Naiyak po kayo? Siyempre po, pag namin siya, naaalala ko. Siya na. Nagugulat na lang ako. Bakit kayo, Nay, nagugulat? Pag ano ko pala, totoo na.
bigla akong nahalimbawa. Totoo na na depressed. May ginagawa ng maganda. Naglalaslas na po siya. Buti na yung nakita nyo, Nay. Hindi natuloy yung paglaslas niya, Nay. Ganun-ganun. Hindi naman malakas. Yung unti-unti niya pa ang inyo. Hindi naman niya nakakaya. Siguro masakit. Hindi lang. Inalaslas na yung kamay niya? Minsan duguan na. Duguan na. Duguan na yung kamay niya, Nay. Nung nakita nyo, Nay, anong inisip nyo? Kanina ko talaga yung blade. Balik-balik na. Naglalaslas na talaga, Nay. Kailangan po talaga sila ng... bantayan, baka maya naglalala sila. Kaya nga po, hindi ako makaalis-alis dyan ay... Kasi binabantayan. Kasi pagtulog po yan. Sige kong ano, sige kong silid. Grabe nun, Nay. Libaling hindi na mag-aral, basta hindi magawa ng kung ano-ano. Huwag lang silang maglalaslas, Nay, kasi... Oo. Mayarap po pag kinitid nila ang kasarili nilang buhay. Okay. Anap po nyo dito, Nay? Dito po sa lupa ko man po ito. Tapos yung alaga ng kambing. Tapos... Dito lang muna mabuhay sa palibot ng mga pagkain. Pagtanim. Pagtanim. Ano-ano-ano mga... Pagkataka dyan, may natong, may angka, oh. Kanggus, magtanim. Oh. Lahat po, ano? Ano dito na, ano? Buhay ko dyan, libre naman, eh. Ang problema nyo lang po talaga yung anak ninyo. Ano ang problema ko? Nadidepress. Ang problema ko ang anak ko. Pati ngayon, Nay, kayo na nadidepress din, Nay. Nadidepress na rin kayo. Kaya siyempre, napupuyat ako. Hindi nadidepress na rin kasi kung ma-depress siya, kawawa lalo yung mga... Sir, kinikwento ko na lang, ayak na ako sa kwento mo ako. Kaya talaga. Kasi laban lang, Nay, kaya niya. Kasi mag-isa lang. Laban lang yung problema ko. Isa lang. Yung anak niya. Yung mga anak niya po, Nay, no? Isa, nagagalit na ako. Susuntukin ko na yan. Ano ba nga? Hindi ka na matigil. Susunduin ko na yan, ano, yung pinto. Kasi baka naglalaslas na, Nay. Hindi nyo mapansin. Pero basag yung pinto niya, Nay. Sobrang, ano ko. Sinuntok nyo, Nay? Pinto ko yung plywood, o. Basag baga. Takas-bas na yan, katalo. Huwag kang tumawa dyan sa gilid. Bakit ka tumatawa sa gilid? Umarap ko dito. Umarap ka kay mama mo. Kita mo, payat ka na. Di na kayo kumakain? Kumakain naman sila ng ayos. Kumakain po siya. Tuyo. Oh, Importante yung pagkain. Oo, naman itong mga bata na to. Importante talaga sa isang pamilya yung padre ni pamilya. Kasi napiktuan yung mga bata, no? Sinabi niya, parang gusto mo ito umuwi sa Manila. Ito yung aking mga anak naman. Ito mo pinatulog ka sa akin. Para mag-desisyon. Kumpat. Sana ka gusto ko siya. Isa na nasalita. Papa ko kaya. Siya din. Parang papa ko. Hindi ka nang ari iniintindi. Ano man pa kita. Bago kitang kwarta. Huwag kagastusan pa kita. Kita mo lang. Sige po, Nay. Baka may mawa po sa atin at tumulong. Ano po yung gusto nyo sabihin nyo, Nay, sa ating mga viewers? Baka may tumulong po sa atin. Gusto ko lang po yung anak ko ang matulungan kahit hindi na po ako kasi yung kalagayan niya kung ano-anong sa parang sa mental yung isip niya pag-aaral. Gusto na maglaslas. Madalas ang depresyon yung anak ko. Madalas ang depresyon. Kailangan kasi puro patingnan. Hindi ko naman alam kung saan yan. Pwede po natin yan. Lalabas kaya. Pwede po natin yan pa-injection na, Nay. Paano? Oo. Paturukan para gumaling po yung anak niya. Kapo po naman ang anak niya ito. Ha? Kaputi. At ipapakita po natin tong video na to kay Kalinga Prab. Para matulungan po yung mga bata. May gamot po. Ano? Opo, gamot. Meron yan. Sa depression. Sa depression. Be! Uy! Huwag ka nang umiyak. Marap po dito kay Kuya. Neng. Okay Be. Na, Neng. Okay na. Okay na. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Jane. Alis na kami. Jane, bigyan ko si Jane ng pira. Bigyan mo bukas sa kanya. Ha? King. Tadadagdag namin yung pagbalik namin dito. Thank you.
Isang tao na nagbibigay saya sa karamihan, sa simpleng paraan naghahatid ng kasiyahan. Isang inspirasyon na dapat natin natularan, mabuti na ama sa kabila man ng problema. Isang anak mahirap, patuloy na nagsikap, kahit na mahirap yan ang buhay ni Starax. Para sa pangarap, patuloy na kinakaya, hindi yan nalita na pagsubok man at problema. Halina at samahan, hindi ka iiwanan, tuloy lang ang saya at pagtulong sa kapwa. Mahirap man ang buhay pero wag na wag susuko, pagsubok kakayanin, sama-sama sa layunin. Halina at samahan, hindi ka iiwanan, tuloy lang ang saya.